Ay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magba. Let's take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John chapter 3 verses 14 to 21. Ibanghelyo ayon kay San Juan, ikatlong kabanata simula talata 14 hanggang 21. John chapter 3, verses 14 to 21. Ganito po ang nakasahat sa wikang Ingles. Jesus said, "Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the first light has come into the world, but men love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil thinks the light will not come into the light, for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has been done is through God." Bigat ng Panginoon Jesus. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ngayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon na walang hanggan. Sapagkat sinugod ang Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatunang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatunang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit, inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Patuloy na po maupo sa napakagandang presensya ng buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Maging sa mga naabot na dinig na ito, sa pamamagitan ng YouTube channel na Kapahayagan TV channel,
sana dapat kayo naroon. Ano man ang inyong pinagkakabalahan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Amen po ba? So, bilang panimula ng ating pagdinilay, mga kapatid sa pananampalataya, para po sa darating na ika-apat na linggo ng Kwaresma o apat na pong napakahanda sa Pasko ng muli pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Sa Ebanghelyong aming pong pagninilayan, ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa nalalapit niyang pagbisan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng alin, ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maganda po ang ating talalakayin ay pamamagatan ko pong God send His Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak at yun ay ating Panginoong Jesus. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, siguro Friday pa lamang, nabigla po kayo doon sa naging announcement. Ano? Nabigla po tayo sa naging announcement sa aming himpilan. Ang sabi po ng Paranaque IATF, pinasok daw ng tinatawag na COVID variant ng Paranaque. Variant daw, manggagaling daw ng African. Ano? Kaya nalaktaw ng Paranaque. Amen? Sabi ng ating mahal na punulit mo doon sa ako doon, tanging Paranaque na ang nalaktaw. Subalit natutuwa siya sapagkat bagamat lockdown ang mga barangay sa Paranaque, ang mga tinawag at pinilit ng Panginoon, hindi hinahayaang na lockdown. Amen? Bagamat may mga dumadating ng taxi na pinopromote ng ating pamahalaan, lalo tumaas yung bilang ng mga nagkaka-COVID. Amen? Pero mas mabig, pero kapag na-inject tayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus na umalis sa krus ng Kalbaryo, ang pinaka-side effect sa ating lahat at yun naman ang iba, kundi yung tinatawag na itong huling salita ng Panginoon Jesus. And aside from that, another side effect na nagpapalakas sa atin through the most precious blood of Jesus is reconciliation, also known as confession. Humility. Amen? Ang higit sa lahat, prosperity, good health, and generosity.
Now, ang tanong po mga kapatid sa pananampalataya ngayong araw na ito, anong dahilan kung sinuko ng Diyos ang kanyang buktong na anak at kahit sa isang anak at yun ang ating Panginoong Jesus? What's the reason God sent His Son? Anong kadalilanan nito? Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang dahilan upang sinog, kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, sapagkat upang ang sino mang sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay bakit mga kapatid sa pananampalataya? It's found in John chapter 3 verses 14 to 16. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon Jesus? Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinigay niya ang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Walang pangalanin ang Panginoon Diyos. Kung ang dahilan po nga, mga kapatid, so sa panag-iwi ka, mga kapatid, sa pananampalataya, dapat lang ang itaas ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesus, upang tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga umimin, may magandang bagay ang daming pag-ibigay sa Kanya. Amen. At makikita po natin lahat, lahat ng dinanas ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo, kapatid, friendship, a prayer partner, katuwang, ay upang ipadama sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Amen. Ito ang matandaan ko eh. Hindi ko makakalimutan eh. Ito ang pinwento ni Bishop Tenmakani. Nataong may community mass sa isang barangay. Napapag Easter Sunday. Ano? Sa bilang ng mga nag-attend ng community mass, mayroong isang lasing. Ha? Anong ginawa? Nagsimula ang pumiliang pari, sabi niya, kaya tayo nandito dahil sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus said in John 3:16. So sabi niya mga lasing, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Dahil sa pag-ibig ni Kristo Jesus, habang siya kapato sa krus, ipinalaman niya na tayo kanyang minamahal. Sabi na rin, narinig ko na yan. Yung pag-ibig na rin sabi, sige, bumangit ka ba? Pag hindi tumigil ang bibig mo, papas na rin kita.
sasabihin ng mga nasin, yan ang pico na. Please, okay. Amen. Matamig nga. Ha? Maganda na ang humingi niya. Biglang may natin. Madal, kakasero ng panik ng inay, kaya ang ginawa, pinaawat tapos minanagal. Kaya yun, laki lang. May laki ang tao. Kapati, friendship, career partner, katuwang, lalo na kayong mga nanonood sa kapatid ng TV channel, pagdahan po ninyo lahat, ano man ang pinagkakabalaan mo, sa halip na paghinaan ka ng loob, tanggapin mo sa puso at diwa mo ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus Cristo. Amen. Dapat talagang magkaroon ang buhay na walang hanggan kung tayo sumampalataya sa buntong anak ng Diyos at yun ay ang ating Panginoong Jesus. Yan ang unang dahilan kung bakit sinubo ng Diyos ang kanyang buntong anak. Now, the second reason, mga kapatid sa pananampalataya, tandaan po natin, is to save the world through Him. Not to condemn the world. Ang dahilan kung bakit sinuko ng Diyos ang kanyang buktong anak, sapagkat sinubo siya ng Diyos, hindi upang makahangang ang daigdig, kundi upang ito'y iligtas sa pamamagitan niya. Where am I found it? John chapter 3 verse 17. Anong sabi ni Jesus? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Samantalang sinubo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi ano, upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Umiling ang hulay ng Diyos. Bagamat inabot tayo ng isang taon na nalagay ang bansa sa tinatawag na state of health emergency. Dahil sa virus na yan. Lalo na yung tinatawag ng COVID variant na yan. Ha? Hindi inuog ng Diyos na magdusa ang daigdig, niloob ng Diyos na ang buong daigdig ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang buntong anak ng Diyos. Wala rin iba kundi ang ating Panginoong Jesus Cristo. Amen. Yan po ang layunin ng Diyos kung bakit sinubo niya ang kanyang anak. Upang ano? Upang iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapakasalig at pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. At sa pagitan niya, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, even those who watching this broadcast on Kapahayagan TV channel sa YouTube,
Ang daigdig natin na kinatatayuan ay sigurado na alam na at wala na virus. Pero thank God, dumating ako din eh, nagkaroon ng Holy Rosary ng dalawa pa nating kapatid, mamang nagawa, Biyar Shaday. At ako'y natutuwa sapagkat sa pamagitan ito, hindi mapakit-pakit at hindi paputol-putol ang layunin ng ating Panginoon. In spite of what happened in this first, God is always there and God is always here to save and protect the whole world He created. Kaya nagkansala ang unang magulang dahil ang pinakinggan ay ang dingin ng ahas. Amen. Subalit, sa pamagitan ng pagpapakasakit at pagpamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, remember this. His mission is to save the whole world through Him. Amen. Kaya, maniwala po tayo sa hindi ang pag-ibig ni Kristo Jesus patuloy at lalong magpapatuloy at lalong patuloy na namamayani sa kanarap ng lupa. Yan ay sa pamamagitan ng mahuling pagkita. Kaya, mahalaga po ang mga dakilang kapahayagan ng Panginoon sa aming lahat. Bakit kailangan pa tayong matakot sa ganyang bagay? Meron naman tayong Diyos na hanggang umalagay. Ang iba, namamatay, hindi sa COVID, kundi saan? Sa takot, depression. Totoo, hindi. Tama ko ba o tama? Lalo ko sinungaling. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Uy, umiliyong sa tako ng orsa. Kaya tataklusin na itong mensahe ito. Pangatlo at huling dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sapagkat sino mang nabubuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag. Parang parang katulad ng ginawa kong Christian conversion. Sa liwanag na kanyang ilang dahil siya ang damay. Amen? Pero saan po hinano? Ito ang sabi ng ating Panginoon Jesus. John chapter 3, verses 19 to 21. Ano po ang sinabi ni Jesus? This is the verdict. Light has come into the world because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light
so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God. Binatulan sila sa patulsang libutan ang ilaw. Si Jesus po yun. Ngunit, inidipa ng tao ang dilim ay sa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon. Nahahayag na ang kanyang ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Amen. So sa madaling wika, mga kapatid sa pananampalataya, kapag ang tao sa balat ng lupa ay namumuhay pa sa dilim, ay gumagawa ng masama. Amen. Subalit, yaong namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw sa pamamagitan ng kanyang liwanag. Amen po ba? Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus? John chapter 8 verse 12. Ano po ang sinabi niya? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nadalakan sa kanilang. Yung talatayo parang amen. Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, kahuwa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. It's not yet too late, mga kapatid, sa pananampalataya. It's not over yet, mga kapatid. Kahit may bakuna sa dumating, kakapit pa rin tayo sa buntog na anak na si Lugo ng Diyos, na si Kristo Jesus, upang tayo rin patuloy na anani at manampalataya sa Diyos. Amen? Amen po ba? So, anong oras pa rin tayo? Anong oras daw? 4 o'clock. Nagsimula tayo sa Holy Rosary. So, tamang-tama. Dito tayo mag-conclude sa pamagitan nito. Inaniya ko po kayong tumayo. Sama-sama po natin inayat sa buong lady ang kanyang pamahal. So, let us tell the world of the love of Jesus Christ. Let's tell him of his love, my dear brethren. And this message is very yet to spread out. That is telling the world of God's love, my dear brethren. I want you, everyone, to stand for the truth, kapatid. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Iwan mo na ang bisyo. Iwan mo na ang kalayawan mo. Lumapit kay Kristo Jesus. Manalig ka kay Jesus. Manampalataya ka kay Jesus. Ihayag mo ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus to tell the world of His love. Praise be to God, Jesus. Oh, hallelujah. Yes.
be the name of Jesus. For God so loved the Lord. Thank you.
Including your prayer requests, thanks and offerings. And let's have a moment of silence in just a moment. Just a moment of silence for the meantime. Mabindi yung mga natutuwas sa YouTube channel na ito. Join us in this moment of silence. And after a new moment, let me pray for every one of you. Para na Diyos, nakikita po ang Panginoon. Bumanapit po kami, O Diyos, sa iyong mananaharapan. Humihingi kami na patawalan kung kami man po ang iyong mga nagagawang pagkukulan ng pagkakasal sa isip, sa salita at sa lupa. Kaya Panginoon, sa oras nito, na ito kami patuloy na nananalig at nananapalataya sa iyong mananaharapan. Patuloy mo kami yung samahan, ingatan ko rin yan sa aking patuloy na pagiging ko. Pagkat may mga ganong sitwasyon sa lungsod ng Paranaque, hindi mo pinapabayaan ang mga likod mo. Patuloy mo po, hindi na natas ang lahat ng patuloy na nangalit at ang panamayas mo. O Diyos, pagpalaan mo po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa GH2. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamabang lingkod, kasama ng mga awit at manunundo, maging ang mga nagsusuporta sa taong ito, patuloy niyo po pagpalaan, sundan po ng inyong mga tanda, himala, kapapalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papalit. O Diyos, nadalangin po namin sa patalangin ito ang napapayapan ng kaluluwa ni Sister Rose Ann na nakalagak sa gilid ng chapel nito. Alimino po ng libu-libong anghel ang malalimong pamilya ni Sister Rose Ann. Inyo po samahan, ingatan ko yan ang kanyang naliwang sambahayan. Sundan ang iyong mga tanda, himala, kapapalaghan, kapangyarihan, walang tigil ang iyay pagkakay. At sa pagbukas ng lumungawa ng kalangitan, naway ipasok si Sister Rosan sa iyong kaharian, O Diyos. And never soul, and the souls of the faithful, departed to your mercy, rest in peace. And Father God, paspasin ko po ang kanilang mga nalalahan, ang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, nanis, lahat ng kanilang mga hawak ay kinataas, namiti mo po bilang mga santa upang ang sino mga nakahipo ay inyo pong sundan ng inyo mga tanda, himala, kapapalaghan, kapangyarihan at walang tigil na tiyay at papapanan. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mong dipapel ng kanilang mga kahilingan. Amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Paspasanan niya ng mga aling hundo. Ipalik sa kanilang resultatan, sing-sing ng hindi ng mga apaw. Kasama mga nanonood sa YouTube channel ng Kapahayagan TV channel. Maging ang mga nagsusubscribe, patuloy niyo pong pagtalangin. Sundan ang inyong mga tanda, himala, kapapalaghan, kapangyarihan ng walang tigil na biyaya kapatid.
O Diyos, inyong pagpalain ang halaman ng dalawa ni Lucas para magwalang mas nagaling patuloy pong pagpalain ang mga lalalang bukas ang mga hayag ng serya ng Basic Christian Maturity, ang mawawala sa mga nangisa, at maging sa healing message ng aming puro lingkod. Maramat, gradual ang lalawin sa araw ng bukas, patuloy niyo pa rin samahan, inatagabayan ang lahat ng mga kasumpong ng iyong banal na salita. At aming binibigara that the Philippines and the whole world is COVID pandemic free. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sagot na namin kaysa ng panalangin ng aming inamirhin si Maria. At ang lahat ng mga anghel ng dalasalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus kasama ng Espiritu Santo kaysa ng nabuhay na lahami noon ito pakailanman magpa sa walang hanggan. Alamakin ang sabi ng amin. And may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let's give him thanks to the Lord. Oh.